Hello guys, magandang araw and welcome sa ating channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome po kayo. And kung interesado ka sa mga ganitong video about sa technical, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga ilalabas ko pang mga bagong video. So for today's vlog nga pala, mag-check up tayo ng isang personal rep na dinala dito sa ating kwarto. At titingnan natin kung anong problema. Then bibigyan ko na rin kayo ng tips sa mga kaibigan natin na gustong bumili ng mga second hand na rep and walang idea kung paano ba sila bibili or kung paano malalaman na maayos pa ang kanilang mabibiling rep. So tara, samahan niyo ako guys. So tingnan muna natin ang loob nito kung ano bang isura pa, medyo madumi. Mukhang matagal na hindi nagagamit. Ayan. So, tips sa ating mga kaibigan na minsan bumibili ng mga second hand na rep sa mga kapitbahay. So, bago kayo bumili ng rep, make sure na walang hinang ang ating evaporator. Kasi once na nagkaroon na kasi ng hinang yan, sabihin may repair na, may makikita kayo yung may itim or mark ng hininang. So, ibig sabihin, na-repair na ang ating rep. So, may tendency na hindi na magtagal ang ating compressor kapag nabutasan na ng evaporator kasi pinapasukan siya ng, may chance siyang mapasukan ng moisture sa loob punta ng compressor. So, hindi na siya ganun magtatagal ang compressor. So, tips lang yun sa ating mga kaibigan na gustong bumili ng mga second hand na rep. So, punta na tayo sa likod. Tingnan natin kung ano pa ang problema nito. So, may tools tayo dito. Para ma-check up natin ito. So, bago natin i-plug in ang ating unit, i-check muna natin ang plug. Kasi baka grounded yung ganyang compressor. So, wait lang. Ito ang tester. Ayan. I-on lang natin. Punta tayo sa ayan, continuity. So, kailangan kung sa mga kaibigan natin dyan sa bahay, kung gusto nyo matuto, kailangan meron kayong gamit. Unang-una, meron kayong clamp meter para makapag-check up kayo ng refrigerator ninyo. Kasi napakalaking bagay nang mayroon kayong clamp meter katulad nito. So, check muna natin ang kanyang plug. So, kung makikita nyo, mayroon tayong nababasang resistance. Ayan. Okay. So, ibabody ground natin bago natin siya saksa kasi baka grounded ng compressor. So, once na-grounded ang compressor, huwag nyo nang itry saksak kasi sigurado puputok lang inyong plug. So, as of now, wala naman siyang sabit sa body. Wala kayong makikita ang grounded. Kasi pag grounded ang compressor nyo, pag sinukat nyo isang line, tapos dinikit nyo sa body, ayan, dapat may resistance yan. So, ibig sabihin grounded yon. So, sa unit na to, maayos naman, hindi siya grounded. So, gagawin natin, ipa-plug in natin para malaman natin ang problema. So, bago natin i-plug in, bubuksan ko muna itong takip ng compressor para malagay natin ang clamp meter. Ayan, buksan natin. Buksan ko. So, tips nga pala, kapag may magbebenta sa inyo ng mga second hand na rep, unang-una, malalaman nyo na na-repair na ang rep kapag mayroon ng access valve to. Papakita ko sa inyo yung itsura ng access valve. So, once na nabuksan na ang inyong rep,
or na-repair na, may makikita kayo ganito dito kasi nagkakarga at nagbabacuum ng ating rep. So pag na-repair na ang inyong rep, may makikita kayong ganito. Ayan, oh. Yung tinatawag na access valve. So kapag wala kayong nakikitang ganito, sabihin hindi pa na-repair ang inyong rep. So pwede nyo pa siyang bilhin. So gagawin natin, bubuksan natin ang takip ng compressor. So medyo mahirap yung takip, mas sikip kasi. So ayan, medyo madumi yung kanyang terminal. So gagawin natin, lalagyan natin ng clamp meter tong common, ito. Ito ang kanyang common palagi. So check muna natin kung wala mo. Then ating clamp meter, set natin sa A, B in ampere. Ayan. Then, i-clamp nyo lang yan dyan. So, ayan. Lagi kayong maglalagay sa common. Ayan. Kasi mas madali siyang i-access. Then, pwede na natin isaksak ang ating unit, para makita natin kung ano bang nangyayari, anong problema. So, tignan natin this. So, flag in. So, ang amperahe niya is 3.0. Hindi siya umaandar. So problema niyan, check natin yung relay, baka pwede pang gumana. Ayan. So hindi siya gumagana. So narinig nyo, nag trip, sabihin hindi nag-i-start yung ating compressor. So yun ang alamin natin, bakit hindi siya nag-i-start. So ang kasunod nating step, tatanggalin natin to, yung kanyang relay, para malaman natin kung may problema ba yung relay niya. Then double check ulit natin. Okay, wait lang. So yan guys, kung makikita nyo, pag binuksan yung relay, mayroon na siyang putol na plastic. Ayan, oh. Ayan guys, ayan, oh. Kaya siya kumakalog. So ibig sabihin, palitan na itong ating relay. So paano nyo ba mapapatakbo itong o mapapaandar itong inyong compressor kung wala ito, kung walang relay? So ituturo ko natin sa inyo kung paano, para at least ma-double check nyo, para make sure na sira nga ba ang relay natin. Kasi minsan hindi yan durog pero hindi rin gumagana. So kapag ganyan physical, makikita nyo, yung actual, nadurog, ayan o, makikita nyo. Ayan o, hinga-hingalas na siya. Lugas-lugas na. Sabihin, durog na yan. So ituturo ko naman sa inyo, kung paano nyo mapapaandar tong compressor, kahit na walang relay. So, ituturo ko sa inyo. So consider natin, na itong taas is common, di ba? So automatic yung kanan niyan is running. Okay, tandaan nyo guys. And ingat tayo kasi kuryente to. Magkakabit ko lang muna to. Hindi ka muna gagamitin to. So hindi na tayo gagamit ng cliff. Okay. So yung common niya is nasa taas.
gagawin natin, tutusok na natin tong clip sa kanyang compressor. Basta tandaan nyo guys, kung nasa ng common, kung nasa taas ng common, automatic ang running nasa kanan. Next time ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba matitrace o paano nyo malalaman ang common running starting ng inyong compressor para mas magkaroon kayo ng idea. Para kahit saan nyo ilagay ang common na yan, alam nyo ko pa rin kung saan matatagpuan. So, tuturo ko sa inyo kung paano nyo mapapandar ang compressor kahit na walang relay. So, gamit lang tayo ng may wagang technique. Okay. So, itong wire natin, isang linya, yung kanyang line, yung sa supply ng running, ito, hanggang ko muna itong isa. Okay, natanggal na. So, ito yung supply natin na isa. Line 1, line 2. Yung line 1 nasa common. And line 2, ilagay natin sa running ng compressor. So, tulad na sinabi ko kanina, ang running is yung nasa kanan. Ito. Yan. Automatic, yung nasa kaliwa natin is starting. So, ang gagawin natin, isusupply natin ito dito. Then, so, ayan. Meron ng supply ang ating common and running. So, yung white is common. And yung blue is nakasupply sa running ng ating compressor. So, ang gagawin natin, para mag-start ng ating compressor, dapat ang ating running i-jump natin sa starting ng ating compressor. So, kailangan natin ng pang-jumper, pang-jump start. So, kukuha ako ng wire. So, meron tayo dito isang clip pa. Ito naman natin ilalagay sa ating starting terminal. So, pinapakita ko lang to sa inyo. At least magkaroon ka na yung idea na pwede palang umandar ang compressor kahit na wala ang starting relay. So, ayan. Mayroon na tayong pang jug. So, ang purpose na nating wire na to is i-jug lang natin siya. I-jug lang natin siya sa running. Didikit lang natin yan dyan. Once na umandar, tanggal. Okay? So, bago natin i-start yan, siguraduhin natin na mayroon tayong clamp meter na nakalagay palagi. Para makita natin kung gagana ba siya. So, ang amperahe nito is mga 0.6 lang. Mas maliit lang to. Ayan. Basta yung puti. Common. Hindi jajag natin yun dyan. Tatanggal siya guys. Wait lang. Kailangan maganda ang pagkalagay. So ayan. Ang gawin natin is i-start natin yan. Medyo risky siya pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano ba aandar ang ating compressor kahit na walang starting relay. Okay. So, pinaka the best niyan, dapat mayroon kayong extension na may switch.
Tapos yung mangyayari niyan, patayin nyo muna yung switch. Patay ang switch. Then plug in. Then, bago nyo buhayin tong switch na to, make sure na nakadikit to. Then pagbuhay nyo, once na pag on nyo ng switch, automatic tanggalin nyo to. Okay? So mag-iingat lang kasi huwag didikit sa body. Dikit. Didikit sa running. Yung from starting to running, didikit natin. So, on. So, ayan. Kung makikita nyo guys, gumagana na ang ating compressor. Ang amperahe niya is 0.7. So, pag lumamig na yan, mga 0.6 na lang yan. So, ibig sabihin, 100% nasira itong ating relay. So, pwede nyo siyang palitan. Ayan. Durog-durog. So, ito yung basic na prep. Hindi siya inverter. So, napakadali niyang gawin. Unlike doon sa mga inverter, hindi nyo siya basta-basta pwedeng galawin. Kasi, komplikado na ang kanyang mga piyesa kasi may board na siya. So, mga certified technician lang ang pwedeng gumalaw noon. So, next time, mas na magkaroon tayo dito ng inverter na rep, papakita ko rin sa inyo kung paano ba siya matutroubleshoot. For the meantime, itong ordinaryong rep lang muna ituturo ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea kung sakali man na magkaroon ng problema ang inyong mga refrigerator. Ayan. So, mas natandaan nyo, once na tinanggal nyo ang relay at kumalog to, ibig sabihin, palitin na to. So, pwede nyo siyang palitan. Dalhin nyo rin sample, bunutin nyo. Then, tandaan nyo lang kung saan nyo binunod yung inyong mga wire. Okay? So, sana magkaroon kayo ng idea at konting kaalaman about sa rep. And kung nagustuhan nyo or may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga ilalabas ko pang mga bagong video. So, by the way nga pala, pwede nyo ako i-follow sa aking Facebook page para kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong kontakin. Mag-PM lang kayo. Search nyo lang sa Facebook page Kitchen Equipment Technology. So, mag-PM lang kayo kung meron kayong mga katanungan about sa mga technical or rep, aircon, or kitchen equipment. Pwede kayong magtanong sa akin and gagawin ko yung makakaya ko para mas masagot kayo. Okay guys? So kung maririnig nyo guys, mayroong sumisirit dito. So ibig sabihin, lumalandig na ang ating refrigerator. So yung sumisirit na yan is from Prion galing sa capillary tube natin. So ibig sabihin, tumatakbo lang ating Prion dito sa ating evaporator. So, ganun lang kadali guys. Napakadali mag-check up ng ating refrigerator kung mayroon kayong gamit sa bahay. Or kahit at least clamp meter. Para naman makita nyo ang amperahe ng inyong compressor. So, yun lang. Hanggang sa muli guys. And salamat sa panonood. And shoutout sa ating mga bagong subscriber. Salamat sa pagsuporta. And sana patuloy tayong dumami. Para mas marami pa tayong videong magawa. And salamat. Hanggang sa muli. Ingat tayo guys. Bye.